sih. Oh, pada kulit ka ba? Hindi, ano ginawa mo? Oh, pinilit ka ba? Teka muna, tekla, parang... Yes, idol. Siya po yung sa taga-kabilang station. Ah, siya yun? Yes, idol. Akala ko si tekla, ano, gay. Apo, on screen po, gay siya. Meron silang program doon, nag-gay talaga siya, opo. Okay, okay, pero meron siyang living partner. Yes, apo. Ulitin ko po, ano, ako po ay pro-LGBT. Okay, pag nabanggit ko na gay siya, walang masama doon. Mm-hmm. Kasi pagkakakala ko, dahil sa kanyang papel, gay siya. Pwede naman mga gay na may asawa. Mm-hmm. Na alam, si OG Diaz, manager ko, meron siya mga anak. So, wala masama. Wala masama maging gay, basta't ilagay lang sa lugar. Huwag lang kayong mag-syota, makipagrelasyon sa menor de edad. Tulad ng mga nireklamo rito. Madam Michelle, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ma'am, pinadala niyo kami ng video at kitang-kita naman talaga doon na nag-aaway kayo ni... Tekla, karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-sa inyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway? Di ba dapat, kung mag-asawa na kayo, live-in partner, in this case, ba't di na kayo magbigayan? But, ma'am, sorry, hindi sa kinakampihan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa, gusto niyang total, magkasintahan mo kayo. Pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipag-s*** kayo agad-agad, ano pong nangyari? Ano pong ginagawa niya? Ano pong mupurahin niya po ako tapos ano, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. At hiyakan po yung mga bata, nagugutom na ito pa niyan. Ang mamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Aba, sasabihin po niya sa akin, aba, kahit ito pa niyan, di ba ayaw? Oo, ito pa niyan. Ano po yung ginagawa niya? Aalis po siya, pupunta po siya ngayon. So, kung ayaw niyo po makipag-s*** sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata po nadadamay. Ay, pamangay po akong naiwan sa tunggalo. Siya din po nagpapadala, tapos kapag hindi din po kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po. Ilan po anak niyo, ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so... Kaya yung anak po niya, susit po niya. Kaya po, so anak niyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, lima. So, lahat po yung nasa poder ninyo. Yung tatlong bata po nasa Dengalo po, nasa poder po na yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, at saka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga kasi po hindi po siya yung nag-alaga ng anak namin. Simula po pagising nila, tupag na lang po pag-vlog. Madalas niyo bang gawin to na kapag ayaw niyo makipag sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo. Kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko na kapatid ko, naririnig po nila pag humingi po ako ng pagbili pagkain na sabihin niya po sa akin, oh, gusto mo pang bili pagkain? Sige, tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kuha, nagtutuwa niya sabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para mag-s*** kayo. Opo, minsan po, isang beses ko na last week lang, katabi ko po yung pamangkin ko na nalang po sa cellphone na hawak po. Ay, takit lang po siya ng humot. Wala po humuloy. Kailangan po mapanala yung mga pamangkin ko. Ay, po.
Bakit po siya nagkakaganito, ma'am? Alam na po kasi yung pagkikita kami nakasari doon eh. Sorry, ma'am. At sorry kay Tekla. Mamaya subukan natin siya kontakin. May bisyo ba ito? Wala po. Wala na po. Wala siyang bisyo. Okay, good. Trip wala lang niya talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto? Ako last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano, ma'am, kapag halimbawa, hindi ka nagpag-sat, hindi kanya binibigyan ng pagkain. So, paano kayo nakakain ng anak nyo at mga pamangkin nyo? Hintayin po na, no? Na bumalik po niya. Tapos, nagagawin po niya. Ako po yung anak ko, nagtulog po sa dibdib ko, kukunin po niya. Pag namaster na lang po siya. Okay. Oh, man. I don't believe I'm hearing this. Sigurado kayo, tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, eh parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo, pag nakapupin mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basa ng bati na katawan, alay niya po biro, at sabihin niya, ay dito, bebe, pero tingnan yan eh. Tapos kung kala niya po mura-murahin yung mga pamangkin ko, sabihin niya po na lumayas ka dito, kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin yung mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po man si mga bata sa tabi ko, isusugsog niya po sa akin yung pamangkin ko. Kaya di kayo magsama kayo mag-tibin. Ganto ganyan. Tawagan niyo nga si Tekla, ano? Odep, sa kanya nakausap natin, may taping. Inaanyayahan po namin si Tekla. Ang tulad niya pangalan si Romeo Librada, si Mr. Romeo Librada, aka Tekla, na kayo po ay magbigay ng inyong pahayag para maging fair naman po dito sa inyo. Kayo po ay papayagan namin magsabi ng inyong pong panig. Pagkatapos po ninyong taping, pwede kayong tumawag dito or pwede pong bukas magsalita po kayo. Magbigay ho kayo ng inyong reaksyon. Tawagan mo si Attorney Garrett. Odette, tingnan natin kung anong kaso ba dito na pwedeng isampa just in case kay Tekla. Marami sa mga netizen nagsabi hindi sila makapaniwala. Well, makikita naman doon sa video. Kayo na hong bahala magbigay ng komento. Ako ayaw ko magsalita. Pero nandiyan may video para kayo na hong maging judgmental sa kaso nito. Ma'am, meron doon sa dulo na video na sumisilip siya sa kwarto. Ano po yun? Nasa banyo po ako noon. Kahapon lang po yun. Yun nga po yung nano po siyang bumili ng pamalengke na po siya. Ganto ganyan. Sinundan niya po ako sa kwarto. Ay, sa CR po. Tapos? Ayun nga po. Tinatanong po niya ako anong ulam. Tapos basta daw po mamaya. Alam mo na daw po yun. Ah, so, ibig sabihin, araw-araw gusto niya may nangyari sa inyo? Hindi po. Siguro, kada makalawa po. Ganto ganyan. Pero araw-araw po, kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko, paano niya po ako tumakain yung parte ng katawan ko? O kaya po, didikit po siya sa likuran ko, sabay amba po siya ng pagkaganunin niya po ako kahit po sa harapan ng mga kapatid ko. Ilan taon po yung mga kapatid niyo? 22 po. May mga minor po? Pamangkin ko po, nandito. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Alright, yung binabanggit ni Ma'am Michelle, nahig mo naman kanina pa, ano, nakamonitor ka. Yes, sir. Tama po. Meron bang kaso dito si Tekla? Yes, sir. Napakalinaw po ng kaso dito, no? I would like to first quote yung Supreme Court natin, no, in the case of People of the Philippines versus Edgar Hubawan, na walang property rights ang husbands over the body of their wives. Hindi po basta kasal sila, lahat ng gusto nilang gawin sa katawan ng kanilang asawa, pwede nilang gawin. Kailangan po nilang respetuhin yung right ng babae to refuse sexual relations kapag may sakit or kapag ayaw lang ng babae. In that manner, Sir Rafi, under our Violence Against Women and Children Law, itong pagpipwersa mo sa kanya ng sexual advances at wini-withhold mo yung pera without these sexual advances, pwede yung mapasok sa sexual violence under RA 9262. Mm-hmm. Worse still, kapag nag-succeed po itong si Tekla in having sex against the will po ng ating complainant ngayon, pwede po siyang mas consider natin as marital rape, Sir Rafi. Wow! Oh, mabigat-bigat yun! Yes, sir. Yung mag-master siya sa harap ng bata, tapos pag nila siya,
papatalsikin niya doon sa kanyang dito kay Ma'am Michelle at papatalsikin niya doon sa bata. Yes, yung, sir. Una-una, yung magiging dalawang crime kasi to eh. Yung pagmamaster niya at papatamain niya ang kanyang liti doon sa katawan ng babae, yun pa lang, sir, that's acts of lasciviousness kasi kabastusan yun just short of rape dahil walang penetration. Second, yung kanyang ginagawa yun naman sa bata, that's clearly sexual abuse under RRA 7610 or yung child abuse law natin, sir Rafi. Dahil, come on, binaboy mo yung dignidad ng bata, bakit mo siya isang subject sa ganong treatment? Binaboy yung pagkatao ng bata, sir Rafi. Ay, so ang daming kaso ito kung tutukusin. Child abuse and then marital rape. And yes, then, sir. Ano pa yung isa? Yung sexual violence under vows. Sexual violence. Tatlong kaso. Puro mabibigat na ata ito. Puro mabibigat nga, sir. Ang pinakamabigat dito is yung marital rape. Dahil siguro, all we need to do is tanongin natin si complainant kung may time ba na napilitan siya through intimidation na ituloy ang intercourse kahit po ayaw niya. By that virtue, sir, mapapakulong natin to. Okay. Ma'am Michelle, ayun po, tanong ni Attorney Garrett. Was there a time na kahit na ayaw nyo, napilitan na lang kayong gawin yung gusto niya for whatever reason? Opo. Meron? Opo, yun po. Laging pong ganon. Laging ganon? So, pagkat alam ko yun, Attorney Garrett, for each time, one count yun. Tama po, Sir Rafi. For every time na may sexual act na naganap na walang consent ang ating complainant, that's one count of marital rape, Sir Rafi. Okay. Miss Michelle, ma'am, mga ilang beses siya sa palagay ninyo? Nako, ang daming count to. Narinig mo sinabi natin ni Garrett, for each time na kayo po ay tumatanggi, ayaw nyo sana, pero napupumilit siya at napilitan ka na lang na makipagtalik sa kanya, yun po ay marital rape. Mga ilang beses po nangyari yon sa palagay nyo? Yun pwede nyo patunayan. Ngayon po mga tatlo po, kasi yung napilitan po ako sa kanyang pumayag, tapos mga limang beses po yung nagmamaster na lang po siya. Kahit ko katabi ko yung pamangking ko, kaya awo ko po yung anak ko. So, Atene Garrett, so 3 counts yun na marital rape plus 5 counts of child abuse. Yes, sir. Grabe po, no? Anyway, sir, ma-prove lang natin 1 count of marital rape. That's reclusion perpetua or life imprisonment na last we call it. Nobel din yan. No, sir. Kapag the evidence of... If the evidence of guilt is strong, and I think it is strong, then hindi po recommended ang bail dito. Opo. Eh, yung... 5 counts of child abuse. Ayun, sir. Combined pa with that, talagang wala na, no? Especially kung may videos tayo to show yung every count na yun. Then, napakalakas. And I think may mga testigo kasi based sa video, may kasama sila sa bahay. Okay, eto. May nagsabi, mukhang di magkakaso si girl, magugutom sila. Heck no, hindi magugutom si girl. Kung sino ka mang palagay ko, troll na naman to. Ito naman yung troll. Troll, kung sino ka man, hindi magugutom si Michelle dahil susuportahan po ng Wanted sa radyo. Ako po mismo, pera ko pong ibubus kung suporta dito kay Michelle. Kasama na po yung kanyang mga pamangkin, kanyang anak, etc., etc. So, hindi siya magugutom. Baka ikaw, troll, magugutom ka. Okay? Yan ang maliwanag. Pero itong si Michelle, dahil na, nandito na siya sa poder namin, hindi siya magugutom. And I'll make sure. Sige, Michelle, kapag nagkaso ka dito kay Tekla, ako po, ang programa ko po, RTIA, ang susuporta sa'yo, hindi ka magugutom. Promise yan. Bibigyan pa kita ng negosyo, okay? Maraming salamat po. Sige po. Eh, po yung nakinda, parang to na po yung gantigan, ano, klaseng trato niya po sa akin, kasi hindi na po talaga asawa to rin niya po sa akin. Hindi niya po, ayos po sa nipis, hindi po siya magbibigay pag hindi po kumayag. Tapos umay po siya, dahil binigit po siya sa akin, papapasal. Okay, Attorney Garrett, baka meron pa panibagong kaso, patay ka ngayon, Tekla. Paano yun dahil sa sobrang ginagawang kawalangyan at pambababoy daw sa kanya, nito si Tekla, nadidepress na siya ngayon? Panibagong kaso ba yan? Yes, sir. May count po tayo for psychological violence, sir. Psychological violence? So marami na, 4 na kaso na yan. Yes, sir. Sa totoo lang, lagpas-lagpas na ng ilang lifetime sa kanyang pagkakakulong at ma-prove natin yung mga counts ng lahat ng to, no? So, ulit, ang nagmamatter na lang ngayon is we should be able to find evidence to prove every count of rape and every count of acts of lasciviousness. Dahil matamaan lang natin yung isa dyan, we will get justice, sir. So, halimbawa, nag-serve siya ng kanyang 2 kaso kasi marami tayong ikakaso kanya. Namatay siya, nang reincarnate, may utang pa siya.
Yes, sir, hanapin natin kung saan katawan siya sumalim. Tapos papakulong na rin na siguro natin yung para sure. Attorney Carlos, maraming salamat sa'yo. Miss Michelle, kailangan pa rin po namin makuha yung side kasi nasa taping lang daw. Wait lang daw. Hindi kami pwede makapag-wait. Ma'am Michelle, kami po, full force, yung programa po, lahat ng programa po ng RTIA, tutulong po sa'yo. Hindi ka magugutom. Sisiguraduhin ko po yan na mabibigyan po namin lahat ng mga pangangailangan mo kapag ito'y kinasuha mo. As a matter of fact, magbibigay pa ho kami ng kabuhayan sa'yo to start a new life. Okay, ma'am? Maraming maraming salamat po. Sige. Ang tulungan ko po. Maraming tulong po. Maraming maraming salamat po. Ang satagay po lang panahon. Kasama niya lang po mga pinakasasal. Ginagayan po rin. Ginagayan na. Huwag niyo po ibababa ang telepono, ma'am. Ngayon po mismo, meron kagad kami ipaparating na tulong sa inyo. Magpapadala po ako ng pera sa inyo ngayon pa lang mismo, ngayon. Kung bukas pa yung mga padalang pera. Para may pambili ko kayong pagkain. Sigurado ako, gagan dito, hindi siya magbibigay ng pagkain sa inyo. Wala kang trabaho ngayon, ma'am. Magbibigay yan. Bago po siya kumain, hindi po siya magbibigay. Tsaka po, ano po, kumain ng anak namin sa center. Hindi po niya ini-slip. Kailangan po kumain dali sa center yung anak namin. Mangyayari po niyan, ma'am. Baka mawala pa sa kanya yung anak ninyo. Yan po ay mapupunta yung full custody sa inyo. Okay? Sige, ma'am, huwag niyo ibaba ang telepono. Ako po ay magpapadala ng pera sa inyo dahil alam ko na mangyari sunod nito. Hindi kanya pa kakainin, gugutubin kanya. Kaya ako na magsusuporta sa inyo. Okay, ma'am? Opo. Odette, pakisalo. Nakakaawa talaga itong katayuan ni Michelle. But we still need to hear the side of Tekla. Kailangan din natin mapakinggan yung kanyang panig. Kahit na very obvious na po yung nakikita natin sa video, overwhelming na po talaga mga ebidensya na magpapatunay doon sa mga bintang ni Ma'am Michelle, kailangan pa rin natin mapakinggan yung kanyang panig. So, Mr. Romeo Librada, sir, kung tapos na po yung inyong taping, hopefully bukas siguro, pwede naman po kayo magsalita rito. Matagal na namin sinasabi yan dito, kung ayaw po ng inyong partner, kahit na asawa pa yan, huwag niyo po pilitin. Ayan, sinabi na ulit ni Attorney Garrett, marital rape, at wala rin palang bail. Kung ayaw na kasi ni Mrs., huwag pilitin. Maligo ka na lang, mag-shower ka. Mag-shower ka, cold shower. Mawawala na yung init sa katawan mo. Hindi ka na makapag-isip ng anong kabalastugan. Kuminsang kasi, yan yung manunod-nod ng mga ano eh, porto eh. Yung mga mahilig na mga manood ng porto dyan. Di ba? Pagkatapos manood ng porto, ayun na, yung kawalang yan, kamunduhan nila, ibabaling doon sa kanilang mga partner. Kung ayaw, awayin at paparusahan. Magbasa ka nga sa mga netizen. So, sabi po ni Red's bracelet na silver is waving. Bracelet na silver? Ah, posas! Ito talaga si Red. Dari, okay. Mutya, hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala, idol. Galing kay Avelina Cruz Salbahe. Galing po kay Cheryl Fernando. Baka po pag-uwi ni Tekla, masaktan si Michelle. Ah, hindi. Dadamputin. Odette! Halika dito. Ibigay mo yung telephone number dito kay Michelle sa oras na sinaktan ni Tekla itong si Michelle. Agad-agad padadampot natin siya. Kasi pasok sa tinatawag ng reglementary period. On the spot. Saan ba, saan ba nakatira sila? Anong syudad? Paranaque. O, tawagan mo yung CUP ng Paranaque. Saka yung mobile. Pag si Michelle umiiyak at tumawag siya dahil sinaktan siya ni Tekla, on the spot padampot natin. Okay? Sige.